Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala. Magandang araw sa atin lahat mga kamao, and welcome back sa ating YouTube channel. Saludo tayo sa ating mga subscribers dyan here and abroad sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Maraming po salamat. Meron po tayong pag-uusapan ngayon. Betting odds ng Pacquiao versus Spence, ang laki ng pagbabago. Mark Magnifico magsayo lalaban sa undercard ng Pacquiao versus Spence. But before we proceed further, ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon, at piliin ang all for more Pound for Pound Sports! So yun nga mga kamauno, gaya ng sinabi natin at ini-expect natin ano, na once makita ng mga boxing enthusiasts, fans, at itong mga nagbe-bet, no, itong training ng ating pambansang kamao, itiyak na magkakaroon ng pagbabago, gaya nga po na sinabi natin. No, siguradong magkakaroon nga po ng pagbabago at pananaw at opinion, no, yung mga nagda-doubt o hindi naniniwala. Dahil mula nang dumating ang ating fighting senator sa Amerika upang mag-training at ipakita sa mga fans kung paano pa rin mag-ensayo ang isang Pacquiao na inaakala nilang wala ng kakayahan upang talunin ang isang Spence, no? At base nga sa initial bets, no, ng Pacquiao versus Spence, islyamado nga at paborito itong si Errol Spence para talunin si Pacquiao sa darating na laban nila sa August 21st sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Dahil ang tinitignan nila dyan, kahit yung mga fighters, kasi nararamdaman nila yan mismo sa sarili nila, nakahabang umiidad sila at nakikita nila sa ibang fighters na mahirap kalaban umanong age, no? Dahil nga mas bata si Spence, fresh, mas malaki ng dihamak, no? Mas matangkad. Kaya nagtala ang betting odds para dito ng -450 ng inanunsyo sa pay-per-view mega buck bout. At kahit na nag-iisang 8th division world champion si Pacquiao, eh dahil nga doon sa edad niya na 42 at 2 years itong layoff na hindi active sa ring at hindi lumaban, eh malinaw nga na underdog si Pacquiao. Kaya nagtala ito na +350. Nang ibig sabihin mga kamao is kailangan mong tumaya ng $450 kay Spence upang makakuha ng $100 sa knockout, no? At ang $100 naman na kailangan itaya kay Pacquiao upang makakuha naman ng $350 kung manalo si Pacquiao. At magandang pagkakataon ito, no? Kasi alam na natin yung mga kalakaran dyan na mas malaki makukuha nila kung magbibet sila kay Pacquiao. Kaya may naririnig din tayo na pinaiikot nila yan as much as possible. Gusto nila maging underdog si Pacquiao, no? At hindi nga natin maiiwasan. Pero ito nga yung marahil hindi nakapagtataka. Dahil mula nung nakita nito mga veterans, boxing enthusiasts, mga fans, no? Yung pag-iensayo ni Pacquiao na natila yung paboritong undefeated na si Spence na may record nga na 27 wins, 21 KOs, may kasalukuyang hawak ng WBC and IBF titles. Eh nag-umpisa nga mag-dwindle, meaning mga kamao, bumaba, no, yung mga nagbe-bet in favor para sa kanya. At nung masaksihan ng mga pustador, no, itong mga nagbe-bets at fans, no, yung documented, kasi sinusubaybay niya, binivideo yan, dinodocument yan, no? Yung running, yung training sessions ni Pacquiao sa Los Angeles, eh muling pinatunayan ni Pacquiao, no, ang pagiging box office nitong. Kaya ngayon, eh nakatala na sa betting ads ng +176 para kay Pacquiao. At kay Spence naman ay bumaba ng 50% na naging -225. Dahil nga mga kamao, nung nakita pa rin nila si Pacquiao na may pambihirang katangian ito, no? Na gaya nga ng sinasabi natin, once na makita nila si Pacquiao is magbabago yung kanilang pananaw. Gaya na nangyari dito kay Thurman sa betting, no? Nalaman nga si Thurman na bumaligtad bigla, no? Dahil nakikita nila na si Pacquiao is malakas pa rin, mabilis pa rin, ano? At desidido siya ngayon dahil talagang seryoso siya sa kanyang training. Although hindi pinapakita yung mga sparring sessions, eh may kita naman natin sa clips na kinuha ni Magnifico Magsayo na matatangkad ito. Na, I think nasa 5'10, nasa 5'11 pa nga yung mga sparring partners ni Pacquiao. At kahit itong mga interviews mula sa mga boxer, managers, trainers at fans, ano, ay sinabi nila na yung katangian na nakikita nila kay Pacquiao, no, gaya nga nung sinasabi natin, nakakapanood lang sa ganun siguro nila ng training. Bad news ito kay Spence. Nandoon pa rin. Pacquiao still has it. Nakita rin ng mga trainers at boxers, mga managers. Nandoon pa rin. So, Manny Pacquiao, Errol Spence, what do you think? You're from Texas? You're from the Dallas area? I am. I lean towards Spence. But it wouldn't surprise me if Manny was to pull one off. I think Pacquiao can still take it. I got Pacquiao winning.
experience, a lot of experience. And power is the last thing that ever leaves you. And he's a disciplined fighter, and I don't think Errol Spence has ever faced any monster like that before. What do you think? I got Pacquiao, man. Just experience, and I don't think, again, Spence hasn't met, fought anyone like, you know, Pacquiao. Just throws from all angles, and I mean, the man, you got to give the man respect, and he's a legend. He's a living legend. If you can knock down Thurman, which is even if it was one shot, it still shows. So parang biglang lang bumaba nga itong porsyento ng kay itong porsyento ni Spence, ano? At yung nakita nila kay Pacquiao is magpapahirap dito kay Spence at katatalo nito. Dahil flat-footed nga itong si Spence, no? Mas mabagal, bagamat may mga vicious body punch, maganda yung jab. Mas malaki, matangkad, no? At may mahabang galamay. Pero naniniwala itong mga to, no? Na mamabaliwala yung mga yun, ano? But once na makatapat ni Spence ang isang Pacquiao na hindi pa niya nakatapat. At ultimo itong nakalaban ni Spence, si Danny Garcia, na sinabi na nga na, although hindi naman malakas sumuntok si Spence, no? Mas malakas lang yung katawan niya, mas malakas pa nga sumuntok si Thurman. At alam natin na mas magalaw pa si Thurman, mas aggressive pa si Thurman, no? At kung paano tatalunin ni Pacquiao itong si Spence is nung paano niya rin tinalo itong si Thurman. So asahan natin ito, mga kamao, dahil hindi na nakapagtataka yung darating na pagbabago pa rito sa betting ads habang sinusubaybayan nila, pinanonood nila yung mga training ni Pacquiao, no? Lalo na yung mid section at saka yung sparring session, no? Pag nakita nila yan, is talagang lalo sila makakontis. Eh baka bumaligtad pa ito gaya ng nangyari kay Thurman. At asahan din natin yung patuloy na pagbisita kay Pacquiao bilang pagpapakita ng suporta gaya nito sila Caleb Plant at Miguel Cotto, no? Na isa nga sa tinalo ni Pacquiao. Shout out, Kinakamao, Regino Fabro, Look Over TV, Mike Ville, Diamond Garcia, Ernesto Romulo, Apol Banyas. Mabuhay kayo, mga kamao. Hanggang dito na lang tayo, mga kamao. Again, if you like this video, give me a thumbs up. Please share the video bilang suporta sa ating channel. At huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, at ito ang Pound for Pound Sports.